Yan, good morning na naman sa ating lahat mga katropa dyan. At yan, nagbabalik na naman po muli ang iyong lingkod. Yan, Junior's Vlog. Yan, napakagandang morning naman po. Napakaganda yung sikat ng araw sa umagang ito. At ating titignan, napakaganda. Yan, dito sa Saudi Arabia. Yan, at yan mga katropa. Our vlog for today. Ang magtatanggal tayo ng injection pump ng Toyota forklift na 7 ton. Yan. Yan. At naumpisa na namin mga katropa ang aming ginagawa. Yan. At binabaklas na namin, nabaklas na namin yung valve cover para i-timing namin yung itap din center namin yung number 1 yan, at sa para matanggal namin yung injection pump para pag ibalik na namin yung, kung sakaling ibalik na namin yung injection pump ay madali na lang, hindi na kami magagilap ng timing pa, kaya itatiming na natin sa number 1 bago namin tanggalin yung injection pump yan, para mas madali ang magkabit. Yan, 6 cylinder to mga katropa na strip engine Toyota forklift. Yan. At yan. Natatanggal na rin namin mga katropa yung sarap, yung valve cover niya, ay yung timing cover niya. Yan, yan oh, yan. Makita ko lang sa inyo. Medyo magalaw yung aking kamay dahil yan. Yan oh, tanggal na namin. Yan yung timing gear ng injection pump. Doon sa ibaba yung crankshaft. Doon naman sa iba, sa kabila, yan sa kabila yung yung idler niya. Ah, ito pala yung idler niya, nasa gitna. Yung nasa gitna yung idler. Idler fully. Yan. Yan, at ipapakita ko sa inyo mamaya kung anong naging problema ng injection pump na ito. At kaya namin tinatanggal. Yan. At yan mga katropa, stay put lang kayo dyan mga katropa. At i-update ko kayo ulit mamaya. Mga katropa, natanggalan namin yung injection pump. Yan. At yan, papakita ko sa inyo mga katropa ang naging problema nito. Yan. Yan. Ito, dito siya nanggagaling yung leak. Leak lang ang may problema to mga katropa. Kaya tinanggal namin yung pump. Kasi dito siya nanggagaling. Hindi ko naman basta-basta tatanggalin dito. Kasi baka basang-basa sa diesel. Napakalakas yung diesel niya dito, diesel leak niya dito. Yan. At hindi basta-basta papalitan kasi ito eh. Kaya sa ibibigay namin sa calibration ito. Tsaka isa pa, mausok na rin ito yung mausok na siya ng sobrang itim. Yan, kaya calibrate na rin ito. Kaya isa pa namin, kaya tinanggal namin. Yan, pati nozzle calibration na rin yan. Yan. First time lang ito mabuksan ito mga katropa. At ipapakita ko yung timing nito. Ito yung timing niya. No? Number 2. Saan yung timing? Number 2. May number siya mga katropa. Yan. Kung makikita nyo, kung makikita yung number, yun, hindi masyadong makita mga katropa. Yan, mamarkahan ko na lang ito. Ito. Tanggalin ko ngayong gloves. Yan mga katropa, kung saan dito nakapoint yung kamay ko. Yun o, ito. Dito siya. Yan. Yan. Itong gear na ito. Yan. Tatapat dito yung number 1 na timing mark din sa
sa idler. Idler pulley, yan. Fisher sa tapat. Yan ang timing niya. Yan. Yan mga tropa, papakita ko din sa iyo kung saan yung timing ng injection pump to idler. Yan. Yan oh. Yung may marka dito sa gitna, yan oh. Yan. Yan. Yan mga tropa. Yan, nakita niyo yung gitna niyan, yon. Ito. Dito siya naka-timing. Yan, yan ang pupunta yung number 2 diyan. Yan, yan napakaliwanag. Yan, yan yung number 1. Yan yung timing niya. Naka-top dead center na po yan. Yan. Ang timing niya. Madali lang to ta ang pagtatanggal nitong mga katropa. Hindi tulad ng Perkins engine na mga 20 times to 50 times mo iikutin yung pulley saka mo makukuha yung timing. Yan, kaya mahirap. At saka dun sa ang pagkakaiba ng Toyota at saka Perkins engine, yung sa injection pump niya, injection pump gear niya, may cone niya. Pero dun sa Perkins engine, wala siyang cone niya. Kaya mahihirapan ang magkakabit kung bago lang ang magkakabit ng injection pump ng Perkins engine. And hindi niya alam yung timing kung hindi siya magmamarka ng sarili niyang mark. Yan, mahirapan ka mga katropa. Yan. Pero itong Toyota napakadali. Isit mo lang ng number 1, kuha na kagad yung timing. Isang mga ilang ikot lang. Pero doon sa Perkins napakahirap. Matagal na ikutan. Ito napakalabo yung mga katropa yung yan mga katropa. Naikabit na rin namin yung injection pump ng Toyota forklift. Yan yung 6 cylinder. Yan kinakabit na rin ng kasama ko yung nozzle. Yan yung injector niya. Yung pump mga katropa naikabit na. Naikabit na rin mga katropa. Yan. At naisip na rin yung timing cover. Yan. Yung mga line na lang ang injector ang ikakabit. At sa mga hose. Yan. Mamaya maandar na ito. Yan, ito papakita ko din sa inyo mamaya mga katropa. Kung maganda ba ang pagka-calibrate nito. Yan. Yan guys, sumandar na yung kinabitan namin ng mga injection pump. One click lang. Ano kaya? Talaga. Good. Abhi lagaya na. Haan. Haan, ek baar chalu karo. Okay, main piche gir raha. Kyun aisa aa raha hai? Battery thoda charge ho raha hai. Starter bhi acha nahi hai. Ghoomta hai. Chalu karo rek. Chalu karo. Halo.